Yun yung yeah. ano natin, for example, as of June 22, we have 176 positive cases. Mm-hmm. Sa province of Leyte lang yun. Hindi pa kasama yung kala Mayor Richard at saka yung sa Tacloban City kasi mga independent na city sila. And then sa 176, all of them are asymptomatics. Pag sinabi kong asymptomatics, yung iba dyan, 14 days na, yung iba 21 days. Wala pa rin symptom na lumabas. Kasi sabi na, okay. within 14 days daw, 7 days, alabas na yan. Yeah. So, lahat sila walang symptoms. Wala kaming case na kahit mild symptom. And wala rin tayong case na may severe na symptom, COVID symptom. Oh, wow. And zero death din tayo. So, meron nga ibang, ano, meron akong kausap ng isang governor sa somewhere in Mindanao. Sabi niya, may isang lugar doon na 27 yung cases nila, pero 7 ang death. Parang gano'n. Wow, so, parang may strange na, sa parang strange lang yung numero. No? Yes, naman, yes. Ang ano naman dito kasi, ang ginawa natin dito sa Leyte, once nag-GCQ yung Metro Manila and yung Cebu, nag-GCQ, so allowed na mag-travel. No? All we need to do is travel pass, medical certificate, and then you buy a ticket no, sa barko o sa airplane, no, sa commercial. Mm. So pagdating dito, mabuti naman kasi naka-MGCQ pa kami. Yeah. DCAP, yung ports, yung LTFRB, nagko-coordinate sa mga local governments na sasabihin nila, oy, may parating kami na pasahero na tatlo from going to this town. So sinusundo na mga mayors nila, sinusundo sa airport, sa port, or places, no, tapos dalhin ka agad nila sa quarantine. Yes. Tapos, pagdating sa quarantine, isa-swab ka agad. Okay. Yes. Ka agad. No? So parang gano'n. So hindi ito yung naglalakad-lakad dyan sa barangay tapos nag-uubo tapos tinest natin ang positive. So hindi ito gano'n naglalakad-lakad. So it's a good thing na gano'n ang cases natin. So by the time they arrive, quarantine, then test. Kaya lang lumubo na kasi tinest namin. Marami kaming tinest eh. So, ibig sabihin niyan, sir, dahil sabi niyo, karamihan sa kanila, if not all, asymptomatic, maaring marami nang naglalakad-lakad dyan na positive, pero asymptomatic. Hindi ba kayo kinakabahan sa resultang yan? Hindi, kasi before nag-open, since April, meron na tayong ginagawa na mass testing, yung rapid test ginagamit natin. Pag may symptoms, pag nagka-symptoms, tinitest natin. Kasi remember, bago mag-lockdown yung Luzon noong March, yung umuwi dito sa amin bago mag-lockdown was 14,000. Wow! In the last 2 weeks, we have mga 4,000 mga umuwi ng mga LSIs. Ilan ang natitest? Well, ang karamihan niya natitest, no? Kasi meron ding iba talaga na mga ninja, tinatawag na ninja na ninja. Sa karton. Nasa ganun, may ganun. Ang tawag ni Secretary ano, mga Juringa daw eh. Gumagapang kahit saan. Pero naman, pagdating din sa mga barangays nila, pag kung nandun sa barangays, eh nakaano rin yung mga barangay officials natin kasi kilala nila eh. At least ang mga barangays namin, hindi simlaki ng mga barangays dyan sa Metro Manila na mayroon 300,000 in population. Ang advantage kasi natin ngayon, what is it that we have now na wala noon yung panahon ng February, March, parang gano'n. What we have now actually is, noon hindi pa tayo nagtitest ng mga mild cases. Ang tinetest naman yung severe cases lang. Eh. Yes. Yes. Now, we can test those mild cases na to take out of the streets or their homes, itong may mga mild cases na mag-positive is to take them out of the streets tapos mababawasan ka agad ang paghawaan nila sa right. Barangay. So, yun yung meron tayo ngayon. Kasi noon, pag nag-symptom, ipo-14-day quarantine mo lang. Well, we know it before mo ma-determine, ma-test ng positive. Dati kasi, hindi pa tinitest ng DOH yan. Kailangan i-rapid test mo pag nag-positive. Yeah. Saka lang sila mag-PCR. So parang
bago mo mag-git, tapos ang tagal mo pa maghintay, maghintay ka noon ng 10 days bago lumabas ang result. So, pagdating ng point na nag-positive na siya, na-confirm na, marami na siyang nakasalamuha. So, marami na siyang nahawa. No? So, yung advantage na yun kasi kaya na natin kaagad-agad. So, Governor, hindi kayo natatakot na matutuloy yung fear nila na magiging hotspot siyang, well, Leyte is one of the provinces na binanggit. Hindi kayo natatakot na mangyayari yun? Well, ang siguro na-mention na kami na hotspot ang Leyte. No? Pero ang sa amin is, again, the situation is not as bad really as as the numbers says, no? But hindi, ang numbers nga nagsasabi. For example, if they declare us as ECQ, malayo pa naman siguro na mangyari yun kasi even ang mga ICUs dito are marami pa ang hindi malayo pang mabunok, kumbaga, kasi puro mga asin kumakain.